Ultrasonic Broadcasting System Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Same, same, pero iba. Sagot namin, tugtugan, kantahan. Walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one, Energy. Ito ang number one, 06.7 Energy FM. Sabay yung pisina, kotse, taxi, at jeep. What? Tricycle, FX, bus, damang sigip. Okay, yeah. Malagi, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one, Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero. Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang maganda, 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 magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay, Lindsay, Lindsay. Makulit. Pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi, I'm Rachel. 29 years old na po ako at ang asawa ko po ay 27 years old. Ang sweet nga po ng love story namin. Alam mo, DJ Lindsay, siya po ang first boyfriend ko. Sa ngayon po, meron na kaming tatlong anak. Pero tulad po ng mga love stories, meron din kaming hindi kaaya-aya na parte. Nagloko ang asawa ko last month lamang. 5 years kasal and 5 years na mag-boyfriend kami. Ito na nga po. Nahuli po ng kapatid niya si Hobby na may ibang kayakap doon sa tinitirahan nila sa Manila. Tuwing off kasi po, nakaka-uwi si Hobby. At doon po tumutuloy yung kasama niya na kapatid niya. Ibig sabihin po noon, madalang ko lang makita ang asawa ko. Kaya naman nagulat ako nang sabihin sa akin ng kapatid niya na may ginagawa siyang kabalbalan doon sa kanilang lugar. Noong nahuli ko yung Hobby ko, sinabi agad sa akin bigla na wala daw siyang ginagawang masama. Sa totoo lang, nagulat po ako. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o ipagkikibit-balikat ko na lang. Unang panloloko niya po sa akin, kaya nagulat ako. Nanginig ako sa galit. Tapos, dali-dali po akong lumuwas.
ko lang talaga sila naabutan. Grabe yung panlalambot ko. Grabe po yung iyak ko. Kasi kahit hindi ko sila naabutan, nakita ko yung pictures na kinuhana ng kapatid niya. Iyak ako ng iyak sa asawa ko. Paulit-ulit kong tinatanong sa kanya kung bakit? Bakit mo nagawa sa akin to? Pero walang sagot na lumalabas. Pagkatapos umuwi kami ng bahay, nag-usap kami. Ang sabi niya sa akin, hindi na raw mauulit yon. Dahil mahal ko siya. Masakit man sa damdamin ko, pero naniwala ako. Pinatawad ko siya. Pinatawad ko rin ang sarili ko. Pero hindi pa pala doon natatapos yon. Kasi DJ Lindsay, nagkaroon pa ng pangalawa, nagkaroon pa ng pangatlo, pang-apat, pang-lima. Lahat yon pinatawad ko. At sobrang tanga ko na siguro. Kasi ang dami-dami ko nang binigyan na chance. Maraming beses na akong umiyak lang. Tinago ang sakit na nararamdaman ko. Pero hindi pa rin siya nagbago. Yung huling babae niya, balita ko, single mom siya. Tatlo din yung anak. At iba-iba ang tatay. Alam mo, lagi pa rin ako nagbe-breakdown tuwing naiisip ko yon, DJ Lindsay. Ang hirap tanggapin. Pero pinapatawad ko para sa mga anak ko. Ganun pala talaga. Titiisin mo ang lahat para sa kanila. Pasensya na po kung naguluhan kayo sa kwento ko. Kasi napakagulo din po ng isip ko ngayon. Salamat po sa mga magbabasa at magpapayo sa akin. Muli, ako si Rachel. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim, lihim ng liham. We are number 1, 06.7 Energy FM. Bangga, huwag mo sabihin, Radyo. Sabihin mo, Energy! Bangga, ang oras natin sa buong kapuluan. Check your time, 18 kembot. Makaraan po ang alas 9 ng umaga, 9:18 on the clock. Wow! Kasama niyo po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Okay. Ay nako, sinasabi ko sa inyo. Grabe naman, gandang umaga sa lahat po ng mga pangga natin, mga misis na nakaka-experience po ng ganyang treatment kayong mga oras na ito. 'Di ba? Aminin mo, masakit 'yan sa dibdib, masakit sa damdamin, yung tipong nagtiwala ka sa asawa mo na wala siyang gagawin kahit anumang kalokohan. Wow!
Pero sa likod mo pala, eh, merong hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yung palang yung mga nalaman mo, ha? Hindi mo pa alam yung mga undeclared. Undeclared! Diba? Ano bang masasabi mo kasi she badly needs our payo or advice, no, Pangga? I-message mo ako at sabihin mo kung anong gusto mong sabihin. facebook.com/energyfm1067. Punta po kayo sa aking live ngayong oras na ito. As in, now na. Okay, tapos i-comment mo doon kung anong sasabihin mo, ha? Live on Facebook, mga Pangga. facebook.com/energyfm1067. Wow! Gandang umaga muna kay Arch, kay Rosemarie, kay Yoli, ayan, kay Vance na nanonood ngayon pero silent lang. Silent lang. Silent yan, girl. Ayan, ha? Gandang umaga sa inyo. Tsaka kay Echo, nanonood po siya sa atin. Basa muna tayo ng comments, mga mahal ko, Pangako, baby ko. Gandang umaga po. DJ Lindsay, sabi po ni Holly, I was a child of a cheater, pero niminsan, we did not long for our father who left for the other woman because he hurt our mom. He cannot have us. I was 7, our eldest 11, pero never kaming naging crybaby about it. Kaming mga kakampi ng mama namin. Too bad, maliliit pa kami nung iniwan kami. Di namin maaway-away yung kabit ng tatay namin. Oo, moms, it's okay. Show your child or children that you can do it and they don't deserve a cheater and traitor dad. Masarap naman noon yung tipong maririnig mo na sa anak mo na kakampi mo kami, mama. Diba? Ang sarap sa feeling noon. Ay, sabi naman po ni Jean, ay, grabe na po yung ginagawa. O, di ba? Hindi na uso po yung martir ngayon. Pwede mo nang kasuhan yung mister mo dahil may ebidensya. Huwag magpakatanga sa pag-ibig. Isipin mo yung mga anak mo, lalo na yung sarili mo. Okay lang magkagulo ng isang beses, pero yung maraming beses, ibang issue na po yun. Nagiging habit na po yan ng hobby mo. Huwag mong sanayin. Makipaghiwalay ka na lang kung kailangan humingi ka na lang ng sustento. Huwag mong aksayahin ang buhay mo dyan sa walang kwentang lalaki. Ang masaklap pa dyan, DJ Lindsay, ay may anak sa iba't ibang lalaki, yung kanyang kabit. Parang galit na galit tong message sender natin at commenter natin, galit na galit. Parang may ibang pinaguhugutan si Ante. Wow! Sabi naman dito ni Sheen, hindi na deserve ng asawa mo ang pagpapatawad mo, sender. Ilang beses nang ginawa. Okay pa ba? Nabigyan ng chance at sana nagbago. Kaso, hindi naman nagbago, di ba? Mas naging worst pa nga siya. Dahil alam niya, napapatawarin mo lang siya ng paulit-ulit-ulit. Pero ikaw naman ang nakakaubos, sender. Kasi nasasaktan ka lang at naloloko ka lang. Huwag mong hayaan na maubos ka ng sakit at sama ng loob at puot ng galit. Alagaan mo ang mental health mo, sender, para sa mga anak or anak mo dahil kailangan ka nila. Bumangot ka at palagi mong ipanalangin na maging maayos ka at ang mga anak mo. I-let go mo na yung asawa mo, hayaan mo siyang magkasakit dahil sa pagiging sa pagiging malikot niya sa babae. O huwag ka na niyang idamay, paubaya mo na lang lahat kay Lord at gagabayan ka niya. Kayo ng mga anak mo. Good luck, sender, and God bless you. Aww. Sabi naman ni Rudy, same situation. 9 years kaming kasal ng isa lang at isa lang po ang anak namin. OFW po ako at masakit pa kasi buntis na ang babae ngayon. Ilang beses ko na rin pinatawad pero inulit lang hanggang sa sumama na siya doon sa babae niya. Oo. Ayaw na ng magulong buhay. Doon ka na lang sa babae mo. Diba? Ayoko na nang naguguluhan sa life. Oo, kung gusto mo doon, sumama ka na lang doon. Total, sanay naman ako nang wala ka. Anong masasabi mo, Pangga? I-message mo na. Sabi dito ni Echo, kay girl, sana this time yung sarili mo naman pang isipin mo. Oo, masakit, pero isalba mo rin ang iyong ikaw. Oo. Sabi naman ni Echo ulit, masyado pang Makati o masyado nang Makati ang asawa mo. Taga Makati ba yan? Hoy! Sabi naman ni Darwin, itago sa'yo na may hindi lang ikaw, kundi lima pa yung partner ng asawa mo, parang walang respeto naman talaga. Ay, wala talaga, be. Wala talagang respeto. At hindi na nakakalalaki, hindi niya pinapahalagahan ang kanyang pamilya. Ay, true ka dyan. Sabi naman ni Nicole, what you allow will continue. Prioritize your children, your mental health, and yourself. Kaya mo yan, mommy. Hugs para sa'yo. Wow!
And shout out naman po from Dubai. Thank you so much, sabi ni Mickey Rock o Mikey Rock. Hello, kumusta ka dyan? Sabi naman ni Mark Badyon, pakawalan mo na yan ate. Ako na lalaki, nakakagigil sa trip niya sa buhay. Totoo. Good morning, sabi ni Eliza Anchoris. Ate, tapos na po ang araw ng kalayaan. Oo, for me, kaya naminihasa yung husband mong higad, eh dahil, huy, oh, nakakaloka ka dyan. Eh dahil lagi mong pinagbibigyan, yan ang tinatawag na more. Na the more na pinagbibigyan mo, the more kang sasaktan. Ate, palayain mo na yung sarili mo, toxic yung ganyan. Shoutout from Japan! Uy, may binili ako nung isang araw. Oo, from Japan, yung sunscreen, wala lang, share ko lang. Bet ko yung mga ganyan. Sino ba? Nasaan na si Arch? Sabi ni Arch, there are several possible reasons why a partner may cheat, pero whatever those reasons may be, they never make cheating right. Okay naman, magpakatanga at magpatawad as long as tamang tao ang pinagkakatangahan mo. Ikaw lang makakasagot kung worthy siya of the second, third, fourth, and fifth chance. You deserve what you tolerate. Pero minsan, hindi naman talaga natin deserve yung mga nangyayari sa buhay natin. It's just that hindi lang tayo capable of controlling the situation because our love for someone is greater than, alam mo yon, yung pagiging matalino natin. Kumbaga, our emotions are greater than our minds. Wow! No? Minsan hindi mo deserve yan, pero yun yung nararamdaman mo, kaya pinapabayaan mo na lang. But that doesn't mean na deserve mo yon. If nakuha niyo yung point ko. Kung hindi, okay lang naman. Ay, nako. Ano nga bang masasabi natin dito? Ako masasabi ko lang, alagaan mo yung sarili mo. Kasi gone are the days, hello sa mga babae na malalakas ang loob. Gone are the days na mga babae ay nasa bahay lang at patuloy lang na tumatanggap ng kung ano mang, alam mo yun, paggawa sa kanila ng kanila mga asawa. Wow! Gone are the days na ang mga babae nananahimik lang just because ayaw nilang masira ang kanilang mga pamilya. Para sa akin lang to, ha, mga pangga. Hindi ko sinasabi na ito na yung nangyayari ngayon, pero in my opinion, liberated na rin ang mga babae in a good way. Kumbaga, kaya nilang gawin lahat ng gusto nilang gawin. Diba? And so, ngayong 2024 at sa mga susunod na taon, naniniwala ako na dapat empowered tayo mga babae. You know? Oo, nandyan yung pagmamahal, nandyan yung dapat maging submissive tayo sa mga asawa natin. Pero what if hindi na tama yung nangyayari? Pipiliin mo pa rin ba na hindi magsalita, hindi makipaghiwalay? Kung paulit-ulit ka naman na niloloko ng asawa mo, I don't think that's right. Kasi parang hindi mo na rin binigyan ng importansya yung pamilya mo, yung mga anak mo. Biruin mo paglaki ng mga anak mo, tatanungin nila, Mami, bakit si Daddy, ilan yung mga babaeng, ano, ba diba, nakakasama? Bakit hindi na kayo sweet ni Daddy? Kumbaga, mamumulat sila doon sa idea ng pamilya na ganto versus kung maayos yung pamilya na kinabibilangan nila, ba diba? I'm sure kayong dalawa hindi na kayo sweet ng asawa mo because kinamumuhuyan mo na siya dahil sa dami ng babae at dami ng panloloko niya sa'yo. So, hindi na nakikita ng mga anak mo yung sweetness na dapat meron yung mag-asawa. Yung love and care. Wow! Ito talaga yung pinaka-concern ko kasi may mga anak ka. So, mas maganda kung lalaki sila doon sa pamilya na full of love, full of pagmamahal, full of care, full of affection because yun naman talaga yung dapat. Diba? Yun naman talaga yung dapat nila makita. So that, in time, paglaki nila, eh ganun din yung gawin nilang pamilya, ganun din yung ipakita nila sa mga magiging pamilya nila. I know, masyado pong matagal to, itong issue ko, but diba, nagsisimula yan sa mga maliliit na gawain eh, sa mga early na gawain eh, diba? As for you, bilang babae, bilang wife, I don't think okay ako dun sa tinotolerate mo lang, diba, dahil ayaw mong masira yung pamilya mo. Alam mo, sabi nga nila, ang pangit nakakita ng mga malulungkot na bata. Nakakita ka na ba ng malungkot na bata? Nakakita ka na ba ng malungkot na baby? Mga baby na parang, alam mo yun, babies at saka children are supposed to smile all the time. Sabihin naman nila, literal, Lindsay, laging nakasmile. Hindi, ang sarap makakita ng happy babies, ang sarap makakita ng happy children, di ba? So, okay ba sa'yo yung idea na hindi happy yung children mo? Kasi wala kang maibigay na happiness kasi paulit-ulit kang niloloko ng asawa mo. Diba? Whereas, kung aalis ka dyan sa sitwasyon na yan, may chance na maayos yung buhay mo, posible na mas maging maganda yung buhay mo, tas makakapagbigay ka ng happiness dito sa mga anak mo. Diba? So ako, para sa akin,
umalis ka sa sitwasyon na yan kasi alam mong hindi na siya tama eh. Diba? Minsan alam naman natin na hindi na tama yung sitwasyon. Hindi lang natin talaga matanggap sa sarili natin because akala natin nakatira pa tayo sa past na hindi okay makipaghiwalay yung babae kasi may mga anak. Dapat magtiis yung mga babae. Dapat ikaw yung magprotekta sa pamilya mo. Ikaw yung magtiis. Ikaw yung tumanggap lang ng kahit anong sakit kasi ikaw yung babae. Oh my God. That's so 2000 and late. Huwag nang ganyan ang isipin mo. Dapat masaya ka. Diba? Yeah! Maraming ko kontra, maraming magsasabi, yung sinasabi mo lang yan DJ Lindsay, pero opo, sinasabi ko talaga, kasi ito talaga yung opinion ko, pag hindi ka na masaya, at alam mo paulit-ulit ka nang niloloko, alam mo na paulit-ulit ka nang ginigigi, ay nako, no, it's a no, diba? Lalo na kung kaya mo naman buhayin yung mga anak mo, go! Alis ka dyan. Aww. Hindi mo kailangan ng lalaking hindi ka nire-respeto. Hindi mo kailangan ng lalaki na paulit-ulit na pinapaintindi sa'yo na hindi ka niya mahal, na hindi ka niya gusto, na hindi ka niya kailangan. Diba? Hindi ka niya nire-respeto. Wala siyang pag-value sa'yo. Imagine mo yung hirap na pinagdaanan mo bilang nanay, bilang asawa, tapos lulukohin ka lang ng asawa mo, diba? Wow! Girl, it's time to stand up for yourself. And asikasuhin mo yung sarili mo, your mental health, and everything about you. Diba? Better yourself. Aww. And you can only do that kapag iniwan mo na yung only thing na nakakapag-pull down sa'yo. And that is your asawa, your husband. Galaw-galaw ka na, alis ka na dyan. Ha? Nandito naman kaming mga kapwa mo babae na mag-e-empower sa'yo. Kailangan mo ng trabaho. Message mo ko. Hoy! Bakit hindi? Ay, naku, sinasabi ko sa inyo, ang daming opportunities sa paligid, no? Hindi naman tayo madamat sa opportunities. Basta willing lang talagang matuto and willing lang talagang magbago, di ba? Daming opportunities dyan. Okay, ah! Di ba? Sabi ni Yeth, correct, dapat may divorce na tayo sa Pinas kasi useless lang kung bibigyan mo pa ng chance. So, alam mo, kahit walang divorce friendship or walang annulment, yung the fact na gusto mo na makipaghiwalay physically doon sa asawa mo na wala naman na itutulong sa'yo at walang ginawa sa'yo kundi saktan ka lang. Go mo na yan, alis ka na dyan. Oo. Sabi naman ni Abet, naku ate, di ba? Ano mang sobra masama, kaya let go mo na yung husband mo para magsimula ka ng iyong bagong buhay. Good luck sa'yo ate. Ako, DJ Lindsay, need to work. Sabi ni ate Gigi Kapestra, na huwag mo ko chinacharot ate Gigi. Oo. Pagkakaalam ko, may ari ka ng bangko. Hoy! Gusto mo yun? And ako, DJ Lindsay ako po. Kailangan ko rin ng trabaho. O ano, kung nag-apply kayo sa akin ngayon? On air? That is it. Thank you very much. And Richelle, sana makapag-move on ka na. Sana you get all the courage you need. And lakas ng loob to get out of that situation because again, you don't deserve to be treated that way. Deserve mo yung kung hindi man sobrang saya na buhay, you deserve a life with peace and